The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the evening of the first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and I put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side. And do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magkaiba yung pinagdadaanan natin ngayon at yung kasaysayan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Subalit kahit magkaiba, ay mayroon ding pagkakahawig. Una, kailan ba sila nakakita ng isang bangkay na bumangon at kumakain na hindi multo? Kailan ba sila nakarinig ng isang tao ay 3 araw na nalibing sa libingan at pagkatapos ay pumapasok sa mga pintuang nakasara? Kailan ba nangyari yon? Kaya madali naman nating unawain kung bakit sinabi ni Tomas, "Hindi ako naniniwala, kailangan ko ng katunayan." Sa ating banda, mga minamahal na kapatid, kailan ba naranasan ng buong mundo na magkaroon ng pandemya? Kailan ba natin huling naranasan na virus na hindi kayang makita ng mata ay pumapatay ng libo-libong tao sa buong mundo? Kailan ba yon? Ayon ho sa kasaysayan ay 100 taon nang nakakalipas at wala nang nakaranas noon. Marami sa atin o lahat sa atin, first time ito. Nakakalito, nakakatakot, sapagkat mabangis itong virus na ito. Kapag ganito yung sitwasyon na hindi mo maintindihan, kapag ito ang sitwasyon, katulad ni Tomas, na bagsak ang aking pag-asa, sapagkat yung aking kinapitan ng pag-asa ay pinako sa krus at nakita kong namatay. Kapag ganito yung ating sitwasyon, ano ang pwede nating gawin? Anong hakbang na pwede nating puntahan upang makaahon sa ganitong sitwasyong hindi natin maunawaan? First time na nangyari, hindi natin maunawaan, nakakatakot ang mga pangyayari. Ang una po ay honesty.
magsabi lang ng totoo. Huwag magkunwari. Hindi niya maintindihan, kahit naintindihan na ng mga alagad, nagsabi siya, eh hindi ko maintindihan. Hindi siya nagkunwari at nagpadala lang sa agos sa sinabi, sige, sige, kasi sabi niyo eh, okay na rin sa akin. Hindi. He was honest with himself, he was honest with everybody, he could not believe, and he said, I cannot believe. There is always salvation, there is always hope for the honest. Di ba naririnig natin, honesty is the best policy. Di ba tinuturo sa atin, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. My dear brothers and sisters, if we are going to a difficult time, be honest. Do not cover up. Be honest. Stop fake news. Be honest. Do not manipulate the truth. Be honest. Tell the truth all the time. It might hurt, but only the truth can set us free. Pagkatapos ng honesty, ang kaligtasan para sa mga nalilito, ang kaligtasan para sa hindi makaunawa, ay humility. Nang ipakita ng Panginoon ang katunayang, ito nga ako, ako nga ang guro ninyo na namatay at muling nabuhay, hindi na nagmayabang si Tomas at sinabi na lang niya, my Lord ay my God. Pwede naman siyang magdahilan. Pwede namang sabihin, hindi pa rin ako naniniwala. Gusto ko pa ng dagdag na katunayan. Di ba sinasabi natin, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Pwede rin namang nagdahilan si Tomas. Pwede rin namang nagsabi siyang, gusto ko pa ng dagdag na katunayan. Hindi pa ito sapat. Subalit hindi niya ginawa yon. With honesty, came humility, and he declared, my Lord and my God. At kahit hindi niya maunawaan, lumuhod at kinilala ang Panginoon. At saan natapos ang kwento ni Tomas? Mga minamahal kong kapatid, ayon po sa kasaysayan, si Santo Tomas ay nangaral ng mabuting balita sa southern part ng India, Kerala. At siya po, katulad ng Panginoon, ay namatay. Hindi pala, inatay. Hindi siya ipinako sa krus, subalit sinaksak siya ng maraming sibat hanggang malagutan ng hininga. Pero nasa bibig pa rin niya, my Lord and my God. Anong ibig sabihin po? Ang pangatlong kailangan natin pagkatapos ng honesty, pagkatapos ng humility, ay holocaust. Ang ibig sabihin po ng holocaust ay handog buhay. Ang ibig sabihin po ng holocaust ay paninindigan ko ito, sukdo lang ibigay ko ang aking buhay. Ang simula ng kanyang kwento ay hindi siya makapaniwala. Ang katapusan ng kanyang kwento ay maghandog ng kanyang sariling buhay para sa Panginoon na nagpakita sa kanya na ang Panginoon ay muling nabuhay. Honesty, humility, holocaust. Ito po ba ang nakikita natin sa ating panahon? Sampung taon ang nakakalipas, naririnig ba natin yung fake news? Sampung taon ang nakakalipas, binabayaran ka ba para magsinungaling? Meron ba tayong nakitang troll? Meron ba tayong bashers na gumagawa ng kwento na pinulot sa hangin at pagkatapos ay kinakalat para paniwalaan? My dear brothers and sisters, walang kaligtasan ang sinungaling. Pero alam po ba ninyo ang mas malala sa sinungaling?
ang mas malala sa sinungaling ay yung sinungaling na mayabang. Sinungaling na mayabang. Sinungaling na nagmamataas. Sinungaling na ayaw tanggapin ang kakulangan. Sinungaling na hindi matanggap na kailangan ng tulong. Sinungaling na hindi matanggap na kailangang maiwasto sapagkat tayong lahat ay nangangailangan ng pagwawasto, ng pagtuturo ng kapwa-tao. There is no salvation for the dishonest. And what is worse than dishonesty is to be proud and a liar. Ito na ba ang pinakamalala? Ang kabaligtaran ng Holocaust, handog buhay, anong kabaligtaran noon? Patay buhay. Anong kabaligtaran noon? Patay tao. Ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, walang pagkabuhay sa sinungaling na mayabang, na patay tao, na patay buhay. Sapagkat hindi na niya kailangang dalhin siya ni Lucifer sa impyerno, sapagkat siya ang gumagawa ng kanyang daan para sa kanyang habang panahon, walang katapusang paghihirap sa impyerno. Si Tomas pwedeng maligtas with honesty, with humility, and his own story of Holocaust. Tayo, maliligtas din. Pero ngayon, kailangan tayong manindigan at humindi. Ayaw ko sa kasinungalingan. Ayaw ko sa sinungaling na mayabang. At hindi ako sasama sa sinungaling na mayabang mamamatay tao. Sapagkat ito ang Antikristo. My dear brothers and sisters, today is Sunday of Divine Mercy. The mercy of God is available if you're honest, if you're humble, if you're willing to offer yourself in Holocaust. Divine Mercy Sunday is also the Sunday to stand up for Jesus, to stand up for mercy, to stand up for compassion, to stand up for the Lord, to stand up for our faith.